So good afternoon. Before we start, let me introduce myself. I am Julie. I will be your host for today. Sino po ba yung schedule ngayon? Si Gray? Yes, ma'am. Okay, so before we start, can you please introduce yourself po, sir? Brief lang po, introduction. I'm Orlando Mariola from Bulacan. Okay, so I'm student of food and pastry. okay, same. Galing tayo doon. Same. Okay, Yes. so I assume that alam niyo na po yung concept ng ating script. So, ang gagawin natin ngayon is more on question and answer. So, magtatanong po kayo ngayon kung ano yung mga bagay na confused pa kayo sa script so that masasagot natin. And yun po, ano po yung mga katanungan niyo about sa script natin? Ayun. Ano ba simula? Wait lang. Sige, sa so 1-5. Saan ka dyan medyo confused? Sa so 1-5 natin. Medyo confused lang ako. Why we use Emma than MA? Emma, kasi sa scalping, mas mabilis ang galaw ni Emma compared sa ating MA. Pero pwede nyo naman din siya gamitin sa swing yung MA natin. Kung i-compare mo yung Emma, compare sa ating regular moving average, mas nauuna yung Emma natin ng konti. Mas makaka-advance tayo doon compared sa ating MA. That's why if you notice, we use Emma 9 for our entry, just like the other courses. If you, Emma 9 talaga for our entry kasi dyan siya una nagmo-move. Makaka-advance tayo ng movement sa exponential. Iba mas manoise ang EMA. O, mas nice Mas siya. maraming noise. Mas okay siya gamitin sa mga less volatile na mga coins. Pero usually ang gumagamit yan yung mga stock trader sa Forex kasi medyo konti lang yung galaw niya doon. And sa mga kagaya ng atin, etong Bitcoin, masyado siyang magalaw. So we use MA. Pero maganda naman din si Emma if gagamitin natin siya on higher time frame. Pero dito sa 1 minute natin, napaka-noisy niya. But Yes. kaya nga, meron din tayong other indicator for our confirmation sa ating EMA. If pwede na ba tayo mag-entry dyan or hindi pa. That's why we have our shadow script incorporated with our EMA. Kasi ito kasi yung confirmation natin na tama na yung galaw ng ating EMA. So maganda naman itong 1-5 kasi we have group of EMAs. Meron din naman tayong slow and fast EMA sa ating 1-5. So, eto siya. Ang importante kasi ng 1-5 natin is yung distance ng ating mga ribbons at yung eto kung wide or narrow na yung ribbon natin. So, ito yung maganda sa ating 1-5. For example, here, eto siya, 'di ba? This is our confirmation of bullish trend. Okay, so when to know na hindi pa siya mabibreak. So let's see ito yung distance ng ating mga EMAs. Ang EMA fast natin at tsaka ang ating EMA slow. So medyo malayo pa sila sa isa't isa. And then, pag ang ating EMA fast ay wide pa ang kanyang ribbon, like nito, wide pa siya. You need to say, hard pa siya i-break dito na area. So the wider the ribbon, the harder it is to break. For example, dito. So saan lang siya? Eto siya. I-zoom natin. Ayan. Eto siya. This is 1 minute. Okay. Saan lang yung mga possible retraces niya pag wide ang ating EMA? Hanggang dito lang sa pinakababa. Eto, the last strand of our EMA. Pwedeng hanggang lang dyan lang siya or hanggang dito lang sa first. So, eto siya, every strand ng EMA natin serves as our support. Okay? Kasi iba-iba ang value ng EMA na to. So, pwede kang exit dito sa first,
pwede kang exit dito sa ating second, sa third, fourth, hanggang sa last strand ng ating EMA. So hanggang dyan lang talaga siya. So kung if you notice, hanggang dyan lang siya bumaba sa last strand ng ating EMA kasi hard to break pa ito kasi wide pa ang ating EMA. Kung narrow na siya, kung paliit na ng paliit ang kanyang distansya, and then this is an adaptive EMA, if you're going to see white, eto siya. So this is a sign of a reversal also. And then nag-change siya sa green. Why? Because ito nga, hard to break pa itong ano natin, itong EMA natin dito sa baba. So dito na siya nag-confirm. Eto siya. Iko-confirm din niya ng shadow natin dito. Okay, so dito na siya, diba? Okay, dito siya nag-confirm. Ayan. Na mabibreak na natin siya when our shadow turns to red and our shadow crosses below our 50 line. Pag si shadow natin hanggang sa taas lang siya ng 50, mean to say bullish siya, retrace lang yung nangyayari sa kanya. Pero pag lumagpas siya dito below our 50 line, so meaning to say ibibreak niya ang ating EMA dito sa taas. Ibibreak niya ito pababa. Okay, if you notice, okay, tingnan natin. Okay, nakita mo ba? Okay, dito. Ito siya, so papalapit ng palapit na din yung distance ng ating EMA dito sa baba. And then lumukot na. Nag-change na siya into color orange. Meaning to say, pababa na siya. And then, let's confirm it with our shadow if it will going to break our EMA. So, paano natin malalaman na ma-break siya ng EMA? By simply looking at our shadow script. So, ito siya. What happened to our shadow? Pag itong shadow na to, bumaba below our 50 line. Okay, so this indicates na ibibreak natin ang EMA natin dito. Okay, so this is 1 minute. Ayan siya. Okay. Ayan siya. Okay, this is our 1 minute. Ayan. And then, pwede din natin second confirmation din natin itong ating ito siya, hybrid index natin. This is also RSI and EMA9. Price action din to siya, pero mas clear siya kung titingnan mo dito. So, paano mo malalaman na mabibreak din siya? Ito, pag ito, nag-crossover itong ating EMA9 sa ating RSI. Pero ako, sa shadow ako tumitingin. This is my confirmation. Ito siya. Nag-change na siya. Minsan kasi, nag-change ng color itong EMA natin, pero hindi niya nabibreak ang ating EMA dito sa baba. So, paano mo siya malaman na mabreak? So, dito sa shadow natin. Okay, ito. And then, our shadow will bababa siya dito below our 50 line. Ayan. And then, may reversal cross din naman siya. This is one of our criteria also, reversal cross. And then, ito din, sa ating trend line, ito, signal din ito. Same lang ito sila eh, price action. So, even if na wala siyang divergence, pwede kang mag-long at mag-short? Oo, pwede naman. Depende yan sa risk. Kung risk taker ka, every cross naman, pwede mo naman yan siyang i-trade without a reference chart. Okay? Kahit hindi ka titingin sa 15 minutes and 5 minutes natin, pwede mo naman siyang i-trade. If kung matapang-tapang ka, every cross, pwede mo yang i-trade. Okay? Yung value ng white and red na key. White brand. And red, yes. Ito siya, itong key. Ano po value niya? EMA 500 and 200 po ang value ng ating key bonds. Ano ba yan? Bakit ayaw niya mandilit? Ito siya. White is 200. White is our EMA 200 and our red is our EMA 500. So this is our bias indicator, trend bias indicator natin yan. So uptrend pa tayo in our 1 minute, bias natin is uptrend. Why? Because our key band indicates bullish trend, 200 over 500. So bullish pa tayo in a sense. Yeah. Okay, so ito kasi yung bias indicator natin, ang ating key band. 200 over 500, so bullish pa tayo. So ano itong mga nangyayari ditong pababa? Retrace lang yan siya. So you have the chance to buy on dip. Ayan. Ayan siya, sir. Okay, pwede na. Ito dito, may divergence dito. This is hidden.
ito, divergence to. Ito, this is bullish divergence. And then, meron tayong cross. Ito siya. Ayan. Ayan. First, pwede ka dito, entry from downtrend. So, nakakita ka ng bullish divergence na. Check, that is our first criteria. And then, you need to wait for the cross. Ayan siya. So, nag-cross na siya. And, sir, my tip also, pag lumabas na itong mga value natin sa baba, meaning to say, that is the bottom price already. Pag lumabas na itong value na to, mag-long ka na. Kasi yan na yung pinakamababa na inabot niya in our 1 minute. Okay? Mag-backtest tayo. Okay? Kahit dito ka lang tumingin. Kung walang cross, ayan siya. May mga instances kasi na, yun, na may mga ano, ito siya. Like this one. So ito, pag nagpakita itong mga value natin sa baba, meaning to say, wala na siyang ibababa. So mag-long ka na. And then may nakita din tayong divergence dito. Twice siya nag-divergence. So pwede ka nang mag-entry dito. Ayan. Actually, the crossover is only our confirmation. So maliit na span lang ito kasi this is 1 minute. So kung naka-entry ka dito, so that is already, and then exit ka sa counter cross. So that is already 90%. Exit ka dito. Uy, lumabas ulit. Lumabas ulit yung value natin and then may cross. Okay? So, meaning to say, pag lumabas na itong peak natin, i-short muna naman yan. Kasi that indicates that is already the peak price from this period. Okay? So, i-short muna naman yan. Pag ito lang yung 1-5 ang gagamitin mo. Okay? I-short muna naman yan. Saan ka mag-short? Price action wise, second candle confirmation, huwag ka munang mag-ano dito. Pwedeng maka-advance ka na dito since lumabas na ang value natin sa taas, pwede ka nang mag-advance entry. Pero kung medyo na-late ka, so pwede kang mag-entry dito sa ating second candle, di ba? The rule is you need for the second or third candle confirmation before you enter kung sa price action tayo. So ito siya. Pero dito sa ating 1-5, sinasabi na niya sa atin na, uy, peak na ako, magre-reverse na ako. So, pwede ka nang mag-entry dito. And then, our adaptive color, nag-white na din siya. Nag-white na, and then our, eto siya, ang isang color natin is red pa din. So, meaning to say, pababa. Okay, so, entry natin siya. For example, sa second candle ka lang naka-entry. Sa second candle ka, medyo na-late ka, and then exit ka kung meron ng cross. Ayan. So, that is another gain, 75%. And then, yung cross, hintayin mo ulit. Pwede ka nang hindi tumingin sa shadow. Ano yung indicator mo na stop na yung pagbaba ng ating price? Ang indicator mo is when the price below, yan, nag-appear na naman itong price natin below na, oy, ito na, pinakamababa na ako. Hanggang dito ka na lang. So, pwede ka nang mag-entry dyan. Okay, entry ka na dyan. And then, you also need to wait for the second candle. Ayan, second candle. Second candle confirmation ka. But, pag lumabas naman ito, meaning to say... Ano yung stop loss niya dyan, madam? Stop loss mo is below. Okay, below sa cross. At least 5 or 10 pips. Mag-risk ratio ka. Mga... kahit 15% or 10% and then babawiin mo na lang siya kasi this is 1 minute, madali mong mabawi yung entry mo dito. Baba ka sa iyong peak, ay dito sa bottom mo. Baba ka nito at least 5 or 10 pips. Okay, yan siya. Yan yung stop loss mo dyan. Pero, sinasabi ko sa iyo, pag eto na yung indicator natin. Pwede bang minus or plus 30? 30, masyadong ano na yun, pwede ka doon sa 30, plus 30, minus 30, if you are in the higher time frame. Pero ito kasing 1 minute natin is madalian lang yung ang galaw ng candle dito. Plus 30, minus 30 ka, liliit lang din, konti lang din yung ano mo, magigain mo, tapos malaki yung stop loss mo. But then,
pwede naman, sure naman yung entry mo dito kasi meron naman tayong mga signs that the price will going to change its trend. Kasi ito nga, ito yung sinasabi ko, pag lumabas na itong mga value na to. So, maghahanap tayo ng example na bumaba siya. Ayan. Okay, dito. Ito siya. For example, dito. This is your first entry. Okay, na nag... This is divergence also. Ayan siya. So, cross. Wala pa siyang cross. Ay, meron na siyang cross. Lumabas ang value natin sa baba. Ito siya. Okay. So, meaning to say, sure na dyan na this is the bottom price of the coin during this period. Sure na yan. Na iyan na yung pinakamababa niya. And then, may cross na din. So, what is your confirmation that you're going to hold your position is the crossover of our EMAs. Ayan. You can hold your position pag ayan siya. Pag nag-crossover. And then dito, tumaas, wala pang cross. Meaning to say, wala pa siyang cross dyan. Pwede mo pang i-hold yung position mo. May nag-chat ba? Kailangan pa ba wait for candle close? Pag lumabas na yung value. Pag lumabas na yung value niyan, ma'am, meaning to say, close na yung candle dyan. Sino yung Judy? Babae po ba? Or lalaki? Pag lumabas na, meaning to say, nag-close na yung candle niya. Ito na yung pinaka-bottom niya. And then, we need to wait for the second candle. For example, nag-green na siya. So, second candle confirmation mo is green. So, that is the safest entry to buy. Dito ka na yun. Ito na yung buy entry mo. Ito siya. Dito, actually, this is your buy entry ito. Ayan. Dyan na area na yan. Kung saan nag-open ng another candle, green candle, second candle confirmation tayo. So, that is a good buy. Buy ka na dyan. Pick a bottom price na tayo. May divergence. And then, lumabas na din si cross, sign of our reversal. So, and na-notice mo that our adaptive EMA slowly changing its color from orange to green. Ayan, and then lumukot na siya. Paliit na ng paliit ang kanyang space. Meaning to say, babasagin na siya. Babasagin na niya ito pataas. Okay, green. Hanggang wala kang cross, na nakikita, pwede mong i-hold ang iyong position. Okay, so lumabas ito siya. Pag lumabas dito pero wala namang cross, pwede mo pang i-hold ang position mo or you can exit from here. Or what is our first support? Ang first support natin dito is ang ating EMA 200. Ito, this is our first support. So, pwede kang exit dito actually. Pwede ka nang mag-exit dito. But, nakita mo na wala pa ring reversal cross. So, meaning to say, meron pang itataas, meron pang continuation of our trend. Pwede mo ding tingnan ang ating shadow dyan. Okay, so our shadow says that there is still a continuation of trend. Why? Bakit mo nasabi na may continuation pa? Kasi ito siya, black pa ang ating bar sa taas. So there is still a continuation of a trend and sinabi din ng ating EMA is pataas pa ako. Okay? So, dito, pwede kang exit dito kasi conservative ka. Gusto mo gain na agad kasi 1 minute yan. So, from here, dito ka naka-entry sa second candle. Exit ka sa 200 natin. So, that is already 130%. Tapos, ano yung sunod mong gagawin is you need for another retrace. Okay, long entry ka pa rin. Long entry ka. Why? Kasi wala pa yung, hindi pa lumabas ang reversal cross natin. So, saan ka mag-i-entry? So, you need to wait for a retrace. Okay? Saan mo siya i-confirm? Sa shadow natin. Ito siya. Ayan. Nag-red siya. So, hindi mo i-short yan kasi wala ngang cross na lumabas. Bakit mo siya i-short? Okay, so saan ka maghihintay ng entry mo? Siyempre, sa baba. Okay, and then kung nakita mo naman, ito siya, this is our trend line. For example, wala pa to dito. Gumawa kaya ng trend line. Wait.
from previous. Ito. Na-break niya pala. So, gagawa siya ulit dito. Ayan. So, balik tayo. Wait. Okay, so yan. Divergence, cross, and then nag-exit ka na sa EMA 200 kasi gusto mo na siyang i-exit. Kasi, pero, pag nakita mo na na-break na yung EMA 200 natin, meaning to say, candles above our EMA 200, uptrend na yan siya. So, bullish. Bullish na yan siya, pero bumaba siya dito. Tingnan natin si shadow. Ayan. Titingnan natin si shadow dito. Okay, continuation of trend. And then, nag-confirm siya dito na may retrace siya ng mangyayari. Retrace lang ito. Paano mo malalaman na retrace lang? Okay? By simply, ayan. Lumabas si Sir Orlando. Kukunin ko muna to. Ayan. Paano mo malalaman na mag-re-retrace lang siya? Okay? You need to confirm it with our shadow. The position of our shadow. Saan siya nag-retrace? Okay? Above 50 line pa rin. So, shadow position above our 50 line, we are still bullish. Okay? So, retrace lang ito. Pag naka-entry ka dito, pag naka-exit ka na sa 200 natin, saan ka maghihintay ng hintay ka ng another pullback. Okay, so ito siya. Ito na yung pullback na natin. Okay, so you need to wait for our RSI and our EMA 9 to reach our oversold area before you enter long trend. Okay, before you entered. And then divergence din ito. Ayan siya. This is also a divergence. Ayan. Okay. Divergence din yan. Yan. Okay, so dito na. Dito yung retrace mo and then lumabas itong ating value. Kahit walang cross yan, pag naka-exit ka dito, hintay ka ng another pullback na naman to re-long. Kasi wala pa namang cross na lumabas. Pwede ka namang mag-hold ng position dyan, pero minsan natatakot tayo kasi gain na 100% na yun eh. So in-exit mo. So ano yung gagawin mo after mo nag-exit is you need to wait for a pullback. So ito na yung pullback niya. Dito tayo. Ito na yung pullback niya. Maganda din itong index natin. Okay, this is also pwede din itong trend indicator natin and momentum and entry also. Crossover, entry ka din sa crossover. Ayan siya. So, saan tayo maghihintay? Siyempre, sa baba. Kasi pullback yung hinihintay natin. So, kung ibabase natin siya sa shadow, eto siya, you need to wait for the RSI and EMA 9 to reach our oversold area. Okay, so dito siya. Nag-oversold na siya. Okay, so, saan ka mag-i-entry? Crossover ng ating shadow. Eto siya. Dito. Ayan. So, dito na yung entry mo. Ayan siya. And then you need to wait for the shadow to turn into white. Ayan. Confirmation din yan. Okay. And then sabi din ng ating 1-5. Ito na yung pinaka bottom price ng aking pullback. It's 22,634. So naka-entry ka dito. Ayan siya. Entry ka dito. Second na. Second candle. And then pag na-notice nyo naman yung ating mga ribbon is they are closer to each other, forming a knot. Okay, so ito na yung last confirmation natin na palong na tayo. Okay, may continuation na yan ng trend. Malalaman mo naman na retrace lang siya kasi yung shadow natin, hindi naman siya bumaba below our 50 line. Ayan siya, so pwede ka pang maghintay for pullback and then entry ka long. Okay, so naka-entry ka dito and then umexit ka kung saan may counter cross. Okay, so naka-entry ka dito, buy zone, exit ka dito. Ito siya. Entry ka and then exit ka. So that is already 219%. Okay, 219% na yan. And then pwede kang exit
eh pwede kang mag-hold pa hanggat hindi to lumabas ang value natin sa taas, which indicates na ito yun, ito na yung pinaka peak price ko. So, 'di ba may repainting yung ating cross? Okay, pag pwede din pag nakakita ka ng cross, pwede mo nang exit agad. But then pag may cross na siya, meaning to say overbought na yung ating price. Kung overbought na yung price natin, so volatile na yung ating market. Or yes, volatile na yung market natin, so pwede siyang mag-repaint hanggang hindi lumabas ang value na ito sa taas. Okay, so pag lumabas na siya, pwede ka nang exit diyan. Or mas kahit na sa first appearance ng cross lang, pwede mo na siyang i-exit. And tingnan naman natin si Shadow. Sabi naman ni Shadow dito na there's still a continuation of trend. So, pwede mo siyang i-hold hanggang hindi din lumabas ang ating bar dito sa taas. Okay, so next, ano yung gagawin mo next is hanap ka naman ng pullback. Okay, pullback. Bakit? Kasi, ayan siya. Ayan. And then, if you notice, ang ating mga key bands din ay papalapit na din siya ng papalapit. So, meron siyang mag-form na siya ng ating golden cross. Ayan. Ayan siya. And then, sorry, medyo, ano ba to? Ayan. So, bago tayo mag-continue, you can turn on your microphone and then you can ask me question. Sir, saan mo si Sir Gray? Ayun. Okay, sir. Na-follow po ba? Ano yung question? Yes, ano po, po na. Medyo na-disconnect lang kanina. Okay lang. So, na-follow naman po. How about sa index po? Index, ito. Yes, ma'am. Ito yung index. Price action din itong index natin. Ito siya. So kahit yung shadow lang ma'am tsaka yung cross and yung price peak niya pwede mo pwede na sa trade kahit wala yung index. Oo. Pero ang maganda sa index natin kasi dito mo malalaman din if may baba pa siya din. For example dito minsan kasi pag hindi confluence si index at yung shadow natin. For example, etong blue, this is our RSI. Okay, yung RSI natin is pointing down. Minsan, may instances na pointing up si RSI. So, ano yung susundin natin? Itong ating RSI dito sa index. Okay? So, simple lang naman gamitin ang index natin. Pwede ding, ito siya. Okay? Crossover lang din naman yung index natin. Ayan siya. Pag si MNI, nag-crossover sa ating RSI. Ayan siya, indicates downtrend. Ayan, bullish. And itong cross natin, ito din yung cross natin sa taas. Ito siya. So, kailangan pa din, importante pa rin si shadow natin. Kasi ito kasi yung ating trend indicator, kung pataas, tataas pa ba siya, or bababa na. Kasi pag ano eh, pag black line pa yan, meaning to say, tataas pa tayo. So, pwede pa nating i-hold ang position natin, or pwede pa tayong makahintay na hindi muna tayo mag-e-entry ng short. Okay, kasi minsan... So, pag, example, ma'am. Kanyari, from black, tapos nag-change siya ng color, pero hindi pa siya bumababa na 50 yung pinaka-shadow. Ito siya. Oo. Okay lang yun. Oo, pwede naman. Pwede mo yung sakyan. As long as meron na siyang confirmation. Naka short lang. Oo, naka-short. Short period lang. Oo, short period lang. Oo, iko-confirm naman yan ng cross natin. Pag lumabas yung cross, pwede ka nang dyan ka na exit. Every cross na mag-appear, pwede yung entry at exit point mo. Kasi, ang advantage niyan is mataas yung range ng iyong gain. Okay, pag cross to cross tayo. Pag iba backtest mo naman siya, pag gumamit pag mag-backtest ka, by simply looking sa mga cross to cross natin, malaki yan eh. Ayan siya. For example, dito cross. And then sa counter-cross din ka na din nag-exit. Ayan siya. Mean to say, sinabi niya dito, pero kanina, let's assume na ito, lumabas ang cross dito. Bakit natin nasabi lumabas ang cross? Kasi lumabas ang value na to. Okay? Ayan siya.
Pero hindi siya masyado ding bumaba. Hindi siya masyadong bumaba. Hanggang dito lang siya. So, lumabas din yung cross dyan kanina. So, lumipat lang siya. Kasi nagre-repaint na tong cross eh. Palipat-lipat din yan siya. Ayan. Pwede ding hindi lumabas ang cross dito. Pagbalik niya, yung cross from here, lumipat dito. So, ito yung nangyari sa scenario na to. Lumipat yung cross natin dito. So, ayan. Effective siya. Din ba siya, ma'am, sa, ano, sa consolidation? Consolidation? Sa ano? Ito siya. Effective fringing. Din ba siya, right? Consolidation fringing. Ng price? Ito siya. Mm-hmm. Ito yung consolidation. Ipapakita ko sa iyo. This is the consolidation. Ito. Consolidation to eh. Yung ranging lang yung price natin. Effective din naman siya. Depende sa'yo kung iaano mo siya ito. Ayan. Ito siya. This is consolidation. Ranging yung price natin. And if you're going to notice yung ating padapa siya eh. Tingnan natin yung mga ribbons natin. Padapa din siya. Parang wala siyang masyadong... Ayan. Ito. Ito ba yun? Siya. Ito, ranging to. Ito. Ayan. Wait, tingnan natin. Hanap tayo ng ranging dito. Marami yan eh. Dito tayo sa 15 minutes. Effective naman siya sa ranging. Actually, yung scalping is maganda siya sa ranging market. How about yung, ma'am, yung AI bias signal? Ayun. Kinukonsolid. Gagamitin kasi natin yun based sa signal ng ating AI. Yung AI validator natin. Gagamitin lang natin yun kung sinusundan natin si AI. Pero pag manual ka, pwede namang hindi mo siya gamitin. Pag hindi ka nakasunod sa AI validator natin, pwede mo siyang hindi na gamitin. Sa ano ka na lang. Itong regular shadow na lang natin. Ito, this one is, ito, ranging to. This one, this is a reaccumulation. Ito. Ito siya, ranging siya. Ayan, this is 15 minutes. Okay. So, meron tayong divergence. Ayan. So, nag-reaccumulate siya dito. So, phases of the market din yan siya. Meron kasi tayong, kung trending siya, reaccumulation na yung tawag natin dito. Diba, usually this is already a distribution. Ayan, after nyan is declining. Pero, titingnan din natin yung bias natin. Ayan. So, nag-reaccumulate lang siya. And then, titingnan natin si key bands natin. Meron naman, na-golden cross siya dito. So, pag ang ating key bands yung na-golden cross at nag-dead cross, so, mataas-taas na range yung ating ano, galaw, mataas ta. So ito, ranging siya. Tingnan natin yung mga price ano niya dito. Kung naka-entry ka na dito and then cross, that is 200%. Okay. Another. Cross to cross tayo ha. Cross, this is 15 minutes time frame. So that is 275%. Next, cross to cross. That is 258%. And then another cross to cross. That is 285%. Yan, palit na siya ng palit din. Kung gagawa ka ng trend line dyan, that is, ayan siya. Another, yan, cross to cross. That is 166%. Palit na ng palit. And then yan, last cross, exit ka. Dito yung first cross mo. Last cross, exit ka dito na. So that is 2,356%. Okay, in our 15-minute time frame. Kung ititrade mo siya based sa cross to cross. So malaki yan. First mo is 210, 285, 272, and then 166, and last mo is 2,356%. So, yan yung kikitain mo if you're going to trade this using the cross and cross alone. Exit ka sa cross, entry ka sa cross, exit ka na naman sa cross, entry ka na naman sa cross. Okay, ganyan lang naman siya
kasimpleng anuhin, intindihin. Mali ma'am, ano po yung pinaka winning percentage na ng script na 1-5? Kasi di ba, hindi naman perfect ang natin, di ba? Oo, hindi. Mga ano siguro. Ito, ang 1-5, mga 80% siguro. Pero, ako, ano, siguro nahasa ko na siya, kaya medyo yung winning rate ko sa Binance is 100%. Kasi, I'll tell you honestly, hindi kasi ako nag-stata sa stop loss. Inihintay ko talaga yung price na balikan yung entry ko if ever naging wrong ang entry ko. And then, pag chinek ko naman siya sa chart, na babalikan pa ako. So, hindi ko siya ine-exit. Wala talaga akong stop loss kasi scalping ako sa 1 minute. Medyo lugi kasi pag nag-stop loss ka sa 1 minute time frame. Kung alam mo namang ano. So, may hint naman itong script natin. Nagbibigay siya ng hint. Kahit ito lang, kahit itong mga values na ito sa taas at sa baba, hint na ito that this is going to be your exit or your entry point. So, kahit wala ka ng support and resistance, ma'am, support at and chart pattern? Pwede na. I-backtest mo. I-try mo siyang i-backtest. Pwede na. Pero, pinaka-importante kasi yung alam mo din yung support at resistance natin. And then, importante din na malaman mo kung mabibreak pa siya or hindi. Pero kung titingnan mo naman by simply looking at the cross alone, ako gumagamit ako cross to cross lang eh. So, mataas naman yung winning rate kung cross to cross lang yung basehan ko. And then, ano yung, kasi minsan diba nagre-repeat ang cross natin, ano yung hinihintay ko, ito yung ang value ko sa taas. Kaya hinihintay ko talaga siyang mag-appear bago ako mag-short entry dyan. Okay, so dito din sa baba, hinihintay ko din mag-appear itong value na to. Ito kasi yung indicator natin na dyan na, hanggang dyan na lang. Okay, dyan na lang siya. So pwede na akong mag-long entry dyan. Okay, so saan yung first exit ko? Value. Oo. Ang first exit ko, ito. Kasi ito yung support and resistance. Ito yung first support natin, si Emma 200. So, pwede na akong exit dyan. Pero, pag ano naman, makikita naman natin siya if mabibreak siya kung hindi lalabas si cross. Kasi pag lumabas si cross dyan sa EMA 200 natin, meaning to say, pwedeng hanggang dyan lang siya or ibibreak siya. So, kailangan talaga ng confirmation din ni Shadow. So, kailangan, hindi pwedeng isa lang yung indicator natin. We have at least one or two indicators to confirm our entry. Mas maganda talaga, marami tayong indicator. Kaya nga, we have 3 scripts that are incorporated with each other para maganda yung strike rate natin. Meron tayong chat. So, pag may value po, Sir Tutap, oh yes po, pag may value na siya, wala, may chance na trend continuation to correct. So, pag cross lang, yes, pag cross lang tapos walang value, may chance siya na magko-correct siya. Kasi minsan may cross din na hindi siya nagbibigay ng value dyan. Okay, kung marami yung ano, maganda yung question niyo, sir. Okay, so pag may cross pero hindi lumabas yung value natin, meaning to say, may chance pa na magko-correct din siya or magre-retest siya sa taas. More question. So, sa mga naka-attend today, pwede kayong mag-chat sa mga questions nyo. Pero priority natin si Sir Gray kasi schedule niya to. So, ano pa po, sir? Yung mga gusto niyo pang i-clarify. Ito ay value ng FIB. Maganda din to. Sa index natin, malalaman natin kung saan lang siya magbabounce at kung mabibreak ba niya or mababounce. Okay. So, ito, this is double trend line. Okay, pag double trend line ang lalabas sa index natin, ito siya. It is a double trend line. Meron tayong trend line sa taas, may trend sa baba. So, pag double trend line yan, hindi na siya mabibreak. Mahirap pa na siyang magbreak dyan. Saan lang siya magbabounce? Ang price natin, magbabounce lang dito sa ating first trend line. So, pag double trend line yan siya, mean to say, downtrend tayo. Bababa yung price natin. Okay, so i-compare natin siya sa price action. Ayan. So, hanggang saan lang siya? So, dito lang siya sa ating 0.236.
Pwede mo siyang i-manual. Okay, every 50, ano kasi itong trend natin. So, dito sa ating fibre retracement para ma-compare natin siya. Dito. Default. Lagyan natin siya ng 0.886. Okay. So, ayan siya. Ito yung mga value natin. 0.886 dito. Ano yung value? Ito siya. Maganda din to. Ito. So, 0.886. Ano yung value ng 0.886? Ito. Gumawa tayo ng trend line. Ayan. Ayan siya. So, ito. This is our 0.886 here. Itong point. Gumawa tayo ha ng reverse. Mag-manual plot tayo para ma-confluence natin siya dito sa ating sa baba. Okay. Ayan siya. Pwede natin i-close ang ating auto. Nan. Para mas medyo clear. Okay, so ito. So, diba, the strongest retrace, what are the value of, sa Fibonacci, what are the strongest retrace? Kung maghihintay ka ng retrace, dito tayo, 0.886, 0.786 value. So, yung 0.886 value natin, saan siya sa ating, ito, dito, ito siya, this is our 0.886. So, makikita mo, dyan lang siya magbabounce. Okay, so, and then lumabas ding itong ating value na to sa ating 1-5. Ito siya. Okay. Kinonfirm yan ng ating trend line. Dito siya, na dyan lang siya mag-bounce. Dyan area lang siya mag-bounce. Okay, so this can also, ayan, indicator din natin yan. Itong index natin, 0.886 value lang siya nag-bounce. Nag-double trend line siya, meaning to say this area is hard to break. Magba-bounce lang siya dyan, so hintay ka na dito. So, 0.886 value natin is 23146. So, pwede ka nang maghintay 23146 for your short entry. Okay? Ito siya, pwede kang mag-entry dyan. Ayan. Pero, dito sa 15 minutes natin, ayan, ito siya. Meron siyang value pero walang cross. Ito yung question nyo kanina, sir, na meron pa siyang chance to correct. Okay? Ito na yung tinatawag natin na magko-correct pa siya. Kasi, since lumabas ang value nito pero walang cross, mean to say, may chance siya makorect and then, i-confirm yan ng ating, ito siya, ating index. Meron tayong Fibonacci levels, ito. Meron tayong trend line. Ayan. So, hanggang dyan lang siya. Okay, dyan lang siya magbabounce sa ating trend line. Okay, sa 0.886 value lang or sa 0.786. So, saan ka maghihintay ng entry mo? If you're going to short your entry, sa strongest retrace ka mag-abang. Either 0.786 or sa 0.886. Okay, so 23052, ayan, or dito siya. Sa second na yan. So, ito yung mga entry point mo. Confluence din yan sa ating index. Ito siya. And then, nag-bounce lang siya sa trend line. Okay? And then, titingnan natin. Wait. Ito siya. Okay. Remove drawing. Ito siya. So, this is our 0.886 value. Ito. So, dito lang siya nag... Dito lang siya sa trend line natin nag-bounce. So, pwedeng dito ka na mag-entry. Pwede ka na mag-entry short dito kasi naka-bounce na siya sa ating strongest retrace sa 0.886 value natin. And then, hindi naman niya na-hit ang one value natin. Kasi one value, once ma-hit or ma-over siya dyan, it invalidates our short entry. Okay, so ma-invalidate na yung short entry natin. Once ma-hit ang 1 or malagpasan ang 1 value natin. So, once
itong auto-fib natin, once the price hit our 1 value, automatically magre-reverse siya. Itong 1 natin, lilipat siya sa, dito sa baba. Indicates a uptrend. But once ang 1 value natin, andito pa siya sa taas, hindi pa siya nahihit. Meaning to say, may i-correct pa ang ating price. Magko-correct pa siya kahit meron ng cross dito. Okay? Hindi pa nagpapakita yung peak cross natin. Mean to say, there is a chance na magko-correct pa. Tama yung question nyo kanina, sir. Lumabas na yung value pero wala pang cross. So that is the chance. Yeah, yun na yung tinatawag na correction or retrace. So nahit na yung 0.886 niya. So ito yung retrace value, 0.886 at 0.786 kasi price action din ito. So, pwede kahintay dito or pwede dito sa 0.886 ng iyong short entry. Okay, magbabounce lang siya. Paano mo lalaman na hindi siya mabreak sa taas? Pag nag-double line tayo. Okay, pag mag-double line tayo, hanggang dito lang yan siya. Okay, pero magre-repaint din to siya. Ha? Magre-repaint to siya, mawawala itong line na to pag na-break niya itong 1 value natin. Kasi 1 value invalidates. Or pag malagpasan ang 1 value, this invalidates our short entry. Meaning to say, uptrend na. Okay? Pag malampasan na itong 1 value natin, uptrend na tayo. Kasi ito din yung ating first resistance or our stop loss. Okay? And then 0 natin, this is our support. So, since ang nangyari dito, hindi niya na-hit yung 1 natin. So, ang bias natin dito is pababa pa. Magko-correct pa siya. Tingnan natin sa, ayan. Eto. Eto, notice nyo itong blue. Eto. Eto din yung indicator namin. Eto yung favorite ni Coach Ivy. Pointing up, meaning to say tataas. So, babalikan niya yan. 0.786 natin at ating 0.886. So, pointing up siya, meaning to say tataas pa yung price natin. Tingnan natin si shadow. Ito yung sinasabi ko that our shadow, ayan siya. Eto, ayan. So, pointing down, but our, eto siya, is pointing up. So, ano yung susundin natin? Susundin natin si index. Okay, si index yung susundin ng ating trend dyan. Okay, yan. So, pataas siya. So, wait na lang tayo mag-retrace siya. Wait tayo sa strongest retrace, 0.786 at 0.886 to reshort. Okay, ayan. Sa 15 minutes yan siya. Ayan siya. So, question. Yung auto-fib natin. Wait. I-on din natin siya. Pakita natin siya sa price action. So, eto. Ang sabi ng ating price action, pataas pa tayo. Why? One value of our fib nasa baba pa. Okay, so pataas pa siya, but our index says that we are going down already. Okay, so pababa si index natin. Ayan siya, sabi niya, uy, pababa. Pero ang price action natin is pataas pa. So ano yung susundin natin? Ito, kaya nga meron tayong index kasi ito yung trend indicator din natin. So ito yung susundin natin. So pwede kang mag-manual plot. Okay, so manual plot ka dyan. Nang reverse. Ayan. May workout kami ngayon na ano. Ayan siya. Okay, so eto siya. Eto yung mga value mo. To reshort. Okay. Magko-correct pa yan siya. May correction pa tayo. Hindi pa siya agad tataas. Ayan. So, ito na yun siya, sir, dito. Ito, di ba, lumabas to. This is our entry point. And then, where is our exit? Sa golden fib natin. Meron tayong mga golden fib. What are our golden fib? 0.236 to 0.768. So, saan ka maghihintay ng relong mo? Okay? So, maghihintay ka ng relong dito sa ating strongest retrace. Kung gusto mo talaga ng buy dip, sure entry. Okay, 0.786, 0.886 ka maghihintay ng iyong entry. Okay, so magko-correct pa yan siya. Babalikan pa niya yan dito sa baba.
Okay, may possibility babalikan pa niya sa baba kasi sabi ni index natin, downtrend pa tayo. Bounce lang siya hanggang dito sa ating trend line. Double trend line means the price is hard to break. Double trend line, take note. Meron ding double trend line sa baba. Pag nag-double trend line sa baba, meaning to say, hard to break na din siya sa baba. Hanap tayo ng example. Hindi siya magano. Sa current lang pala siya. So, yun ang ibig sabihin ng double trend line natin dito. So, magbabounce. Hanggang dito lang magbabounce ang ating price. Okay, so, dito sa price action natin, we have the chance na mag-abang dito sa 0.886 or 0.786 value natin. Ito siya. So, ayan, pataas pa si index natin. Itataas pa tayo ng index. Ayan siya. So, maitataas pa siya. So, wait tayo hanggang matapos si index tumaas for our reshort. Okay, wait pa tayo dyan hanggang mag-bound siya dito. So, gawa din tayo ng trend line. Okay, so gawa tayo trend line. So, dito tayo maghihintay. Anong value to? 23,193. Okay, so confluence siya sa 0.886, 0.786 natin. So, hanggang, pwede tayo dito. But once ma-hit itong zero value natin, ito siya. Ito, pataas pa to. Pagbalikan ito, pag ang price natin babalikan si 1, or malagpasan si 1 value natin, invalidates our long entry. So, pa-short na naman. Pag si 1 bumalik na dito sa taas, mean to say, ayan siya. Short bias na tayo. Okay, so, ano yun? May question? So, pag may value, considered top or bottom na po yun. So, pag cross lang, pag wala pa value, may chance na, ano yung correct? Baka may pero wala cross. Ano po yun? Ito, ito yung may value pero walang cross. Ito yung ano nyo kanina, sir, that pag lumabas yung value pero wala pa siyang cross, so may chance pa siya na mag-correct. Okay? So, hanggang dyan lang siya. Hanggang dyan lang yung price natin. And then, nag-bounce lang siya hanggang dyan. And then, lumabas itong value natin. Tingnan natin si index natin. Diba sa trend line? Ito. Trend line ng ating index dito. Yun nga yung sinabi ko. Ito siya. So, ito din yung indicator natin. Na-peak price na siya. Kung titingnan natin si index. And then, may cross. Ito yung cross natin dito. Arrow naman siya sa index. Cross sa price action, arrow sa index. So, ito yung ano natin, na hanggang dito na lang yung price natin. So, ito yung sa question niyo, sir. May value pero walang cross. So, may chance pa siya na mag-correct. Okay? Hindi pa siya, ano, hindi pa siya tutuloy talaga hanggang doon sa taas. So, pwede kang mag-exit na dito. Okay? And then, kasi, ang mangyayari niyan, pag naka-entry ka dito sa cross, and then lumabas ito, medyo kakabahan ka. Kasi, uy, nag-bounce lang siya sa trend line, sa index natin. So, medyo kinabahan ka na dyan kasi biglang medyo may retrace pa siya na magaganap. Pero, if you're going to trust the process, not unless the cross will appear above, pwede mong i-hold ang iyong position. Okay, so pwede mong i-hold ang iyong position. And what did our shadow say? Yan, uptrend pa naman tayo. Pero, scalper tayo, ayan, pwede nating i-chop-chop yung gain natin. I-chop-chop natin siya. Every value na lalabas, pwede nating i-exit yan dyan. Exit tayo dito. Exit tayo. Pwede mong scalp yan. Ayan, etong zero value, hanggang zero value lang siya. That is, kung sa trend line natin siya, titingnan itong index natin, sa 0.886 value lang siya Sa rule ng ating Fibonacci, once the price hit our 0.886 value, that is considered a strong retrace. Or sa 0.786 value natin, once na-hit yan siya, meaning to say, magre-retrace ang ating price. Pero, once the price hit our one value, or nalampasan niya yung one value natin, meaning to say, that is a continuation of a trend. Once kasi, itong auto-fib natin, for example, one ito dito. Pag nalampasan niya yan, one, or na-hit niya yung one value natin, automatic mag-re-reverse ang Fibonacci natin.
So, ang mangyayari sa kanya, hanap tayo ng reverse na Fibonacci. So, 1R. Okay. Wait. Ayan siya. So, okay, let's assume na yung one value niya doon is na-hit or nalampasan. So, automatically, ang Fibonacci natin, ang auto-fib natin is mag-re-reverse. Auto-reverse siya. Okay, dito na one value. Okay, once the one value above nalampasan or na-hit siya, meaning to say, that invalidates our short entry. Okay? Short, pag nalampasan siya, invalidate na yung short natin. So, meaning to say, uptrend na. Okay? Ang one natin is nasa baba na, uptrend na tayo. Ayan. Yan lang yung maganda sa ating auto fib. Malalaman natin na reverse na siya or uptrend tayo. Pag ang one value natin nasa baba, meaning to say uptrend. One value natin nasa taas, meaning to say downtrend tayo. Okay, in our 1R, this is our 1R. Okay, by simply looking at our ribbon, okay, the distance of our ribbon and the distance of our MFS. I mean, this is Emma's law. Okay, wide pa yung ribbon natin. So, I mean to say, this is hard to break. The wider the ribbons, the harder it is to break. So, ayan siya. Hard siya i-break dito sa ating 1R. So, bias natin, uptrend pa rin tayo. So, ang nangyari kanina is retrace. Retrace nang yun siya or correction sa lower time frame. Okay, may entry pala ako. Okay, so, iko-close ko lang muna ang entry ko ah. Okay. Hindi. Yan ko na lang. Hold ko na lang to. Okay. So, yan. Ayan siya. Ganyan lang naman kasimple. So, question pa. Question. Yung nandito, pwede kayong mag-ask ng question ha. Chat or you can turn on your microphone. Sir Gray. Abot yung auto-target, ma'am. Auto target is actually a Fibonacci. Pero binigyan lang namin yung mga TP1, TP2 natin diyan. Yan din yung value ng ating strongest retrace, which is our 0.886 and 0.786 and 0.618. 0.618 is our TP1, TP2 is our 0.786, and TP3 is our 0.886. Okay, so tingnan natin. Auto target. Ayan siya. Okay. Ayan. So, ito siya sa 1R natin. Meaning to say, ito siya. Pag extended value, this is the one value. Ito yung ating 886. Ito yung ating 786. And this is our 618 value. Okay. Ito yung ating mga auto target. Okay. Do not be confused na pag nakita nyo yung mga TP1, TP2, TP3 natin andito na sa baba, mag-shorting ka na. No. Meaning to say, nag-reverse na yung price natin. Okay? At yan yung ibig sabihin ng ating auto-target. Nag-reverse na yung price natin. Okay? So, pero uptrend pa tayo. So this is, kung naka-short entry ka ha, this can also be your entry point in our short and our long entry, and this is the exit point of your short entry. Pero pag titingnan natin si 1R natin, so uptrend pa tayo. So meron pang itataas ang ating price. Okay, so entry zone, this is the safest entry. Once bumalik siya sa 23,297, ito na yung safest entry niya. Pero once mag-appear yung entry zone natin, hindi ibig sabihin mag-i-entry ka na. Okay, you also need to wait for the price. Iko-confirm natin siya sa price natin. Kasi ito, pataas pa, eh mag-e-entry ka na ba? Titingnan mo yung candle mo dito. Ayan siya. Kasi lalabas siya, magre-reverse kasi siya. Pag meron ng cross. Okay, so this is our reversal. So nag-reverse na din yung Fibonacci level natin. So yung one value natin, this is our one value, the 2823. Okay, so ito yung value natin. 2823 value natin ng 1. Okay, so that is your stop loss or this is the resistance area. And extended natin, this is your support area.
Okay, so isho-short muna ba yan? So hindi pa. So you need to confirm it also in our, ayan, confirm natin siya sa index natin at sa ating shadow din. So bullish pa naman siya. So hintay tayo ng confirmation na pa-downtrend na tayo. So since si 1R pataas pa, our EMA pataas pa din, pataas si index natin, si shadow pataas pa. So this is not, hindi ko ina-advise na mag-short agad kayo dito kasi pataas pa yung trend natin. Ito lang yung mga possible na babalikan niya para mag-reverse ulit ang ating trend. Okay, so ito yung TP1, TP2, TP3 pag mag-short entry na tayo. Okay, pero ngayon, hindi pa. So, pag na-notice nyo, itong entry zone at stop loss natin, mag-change din yan. Meron din siyang repainting. O mag, every value, mag-change din yan siya once tataas din ang ating candle. Bakit? Kasi every 50 candles look back siya, dito siya, hindi siya doon sa pinakataas dito mag-aano ng fib, kundi dito sa current natin. Sa current tayo. Hello, Coach Borge. Coach Borge. Naka-on po yung microphone at saka video. Okay, yan siya. Hindi advice sa, ayokong gamitin to eh kasi mako-confuse kayo dito. Okay, so ang ibig sabihin lang nito pag lumabas siya, so ito na yung mga ano mo, exit point mo pag mag-short ka. So ito pag lumabas, ito yung mga entry point mo sa long. So ang ina-advise kong gamitin is yung auto fib pa rin. Ayoko nito kasi mako-confuse kayo dito, especially if you don't know kung ano yung concept ng ating Fibonacci. So better, ayan siya, golden na fib lang naman to. So better na gumamit kayo ng auto fib. Huwag muna dito sa ano, huwag muna itong mga target kasi nako-confuse kayo dyan. Baka bigla nyong i-short to pag nakita nyo si TP1, TP2, TP3. Bigla nyong i-short to. Huwag. So I suggest gamit kayo nitong ating auto fib muna. Okay. Ayan siya. Diba? Sabi ko, this is 0.786, 0.886, and 0.618. Ayan siya. Okay. Retrace yan. Yan yung mga possible retrace na babalikan niya. Kung gusto mong makabuy on dip, ito yung retrace niya. Ito yan siya. Pero, malabo na itong balikan. Kasi trending tayo pataas. Kung nasa 1R kayo. Pataas pa talaga yung market natin. So, pag yun ang ginamit nyo, mako-confuse kayo. Okay? So, kasi ito, invalidator din kasi ito ng ating long entry. Once binalikan ng presyo natin sa baba, this indicates a invalidation of a long trend or a bullish trend. Pag binalikan nyo ito. Okay? So, pag yun ang ginamit nyo, mag-hold kayo eh na, uy, pababa na kasi si TP1, TP2, TP3, nasa baba na. So, yung ang hope nyo is pababa. Kaya hindi ko siya ina-advise na gamitin nyo to, yung ano, auto-target, pag hindi nyo alam yung concept ng Fibonacci natin. Ang gusto kong i-master nyo is how to read our EMA, our index, and our shadow. Okay, you can manually plot your Fibonacci. Mayroon din tayong auto plotter ng ating fib, maganda din ito. Every 50 candles look back to siya. Yan. Okay si auto target dito sa lower time frame or sa 1 minute, maganda siya. Nahi-hit niya talaga. Kasi hindi nagre-reverse si 1 minute natin. Okay. Mahi-hit niya talaga 'yan. Tingnan natin. Dami kong script, no? Ayan. Ayan siya. Okay, so, possible. Mahi-hit niya yan. Possible balikan niya pa to. Okay, tingnan natin si index. Pero, yung distance ng EMA natin, baka hanggang dito lang. Ito siya. Horizontal. Wait.
sa distance ng EMA natin, okay? Ito lang yung mga possible. Ito yung support natin, first support. Ito siya, support. Ayan. Pwedeng hanggang dyan lang siya mag-bounce. Kasi malayo pa sila sa isa't isa. And then kung titingnan mo si index natin sa 1 minute, ayan, meron na siyang trend line dito. Okay, pwedeng siyang bumaba hanggang sa TP1 lang natin. 23069, pero sa ngayon pataas na siya. Okay, ayan, medyo mataas na din yung gain ko. Okay, hold na lang to. 26k na ba? Ayan. Okay, so titingnan din natin si shadow, uptrend pa. Okay, pataas. Kaya hindi ko talaga siya ina-advise na gamitin muna tong auto target kasi nakakalito to eh. Once nakita nyo to sa baba, baka mag-hope kayo na, uy, pababa na, pero hindi pa pala. So, these values are the retrace or the strongest retrace or the resting value. Ito siya, 0.618, 0.786, and this is 0.886. So, I will not suggest na gagamitin nyo yan. Pero pag alam nyo naman yung concept na ng Fibonacci, pwede na. Okay, tapos medyo kabisado nyo na talaga basahin to and our market. Okay. Okay, tingnan natin si current market natin. Okay, meron ng cross, right, Gray? Meron ng cross, pero mag-hold ka ba? Yes, mag-hold pa ako. Not unless the value will appear. Okay, so exit na ako pag lumabas na tong value natin sa taas. Pero once hindi pa lumabas si value, bakit ko exit? Eh, meron pa siyang itataas. And then let's confirm it with our shadow. Pataas pa naman siya. Okay, pwedeng may correction pa siya konti. Ayan, pero hanggang dito lang yan. Mahirap itong i-break ang area na to. Ayan, eto siya. Kasi eto na yung support natin. Or etong cross dito. Pwedeng hanggang dito lang din. Eto siya. Ayan. First support, second support. Okay, the 23069. Pwedeng dyan lang siya mag-correct. Or pwedeng taas na siya. Okay, si index, sabi niya, may chance ka pang pag bumaba si index dito, so may chance ka pang humirit ng entry pa long. Okay, ito siya. Ayan, bababa siya. Tingnan natin si index. Ayan. So may chance kang, okay, nag-bounce na siya sa first support. Let's see if it will break or bounce. Ayun, may question. Question. So, lumabas ba yun sa first candle pero nag-repaint siya yung value? Asan? Lumabas ba yun? Yun value, lumabas ba siya? Hindi ko siya napansin. Parang choppy yung question. Eto siya. Hindi ko pa siya na-notice na nag-re-repaint siya. Kasi during ito, pag meron na siyang candle, sa first candle pa lang, or sa first red candle, pag lumabas na to, yun na talaga. Titingnan ko siya kung meron siyang repainting itong value na to. May nakapansin ba na nagre-repaint ang value na to? Kasi ako hindi ko siya napansin. Close ko muna. Wait, close ko muna siya. Ayun. I meant when the value appears, that does it appear in the first candle? Yes, sir. Nag-appear siya sa first candle natin. First candle ng, kung sa taas siya, first candle of our red candle. And then kung sa baba siya, first candle of our green candle. Okay, yun po, naklaro po. Yun, lumalabas siya sa first candle natin. Or the last candle of our red candle. Okay, the closing candle of our red dito sa baba. And closing of our dito siya. Sa taas. Aray ko. Nagli-limit ano ka ba kayo? Nagli-limit entry ba kayo? Or ano bang technique nyo sa pag-entry? Limit or market? Sino ba andito? Magtatanong ako.
Si Jen. Hi, Jen. J. Hi, Sir J. Ma'am Wing. Okay, ito si Sir O. Market. Oh, yes. Magandang market para sure. Kasi minsan, nadi-disappoint ka sa limit eh. Pero pag alam mo yung Fibonacci natin, ano siya? Ang pangit sa Bingbon, ayoko sa kanya. Dinlalayo niya ako sa entry price ko. Okay, yan. So, eto siya. Tingnan natin if ma-break. Okay. So, ayan siya. Ito lang yung mga value ng exit mo sa iyong short entry. Ito siya. Pero usually, hindi na ito, mahirap itong i-break. Kasi wide pa ang kanyang, ano, tapos nag-oversold na din. Pa-oversold na din ng ating RSI. Ayan siya. So, basically, dito lang siya. Okay, dito lang siya sa ating 23,164. Nag-bounce. Okay. Dapat alam din natin ang ating support and resistance. Question. Market order, closely watching candlestick. Okay. Same tayo, market order talaga ako. Pwede po ba ang higher? High and ashy? Yes, pwede. Mas ano yung high and ashy? Mas nakikita yung mga weak at mas clean siya tingnan. Okay, pero medyo delayed si high and ashy. Pero sure siya, sure entry ka doon kung high and ashy yung gagamitin mo. Gumagamit din ako ng high and ashy for my entry. Maganda si high and ashy sa entry. Chart, binas tapos si Bingbon ang trade. Sir, actually, sa trading view, meron na tayong Bingbon. Ito siya. Para, swak yung price mo if you are trading on Bingbon. Trading view natin, meron na tayong Bingbon. Okay, so mas maganda kung ano yung platform mo, yun din yung chart mo kasi nagvavary yung mga price nila. So ito, this is trading view. Meron na tayong Bingbon. So, pwede mong gamitin yung Bingbon mo. Okay. Ay, para sa ano? Tama no? Para sa price? Yung nagja-jump yung price? Tama ba ako, sir? Kasi may spread yung Bingbon eh. So, sa Binance ka nag-entry, nahihit pa sa Bingbon? Pwede po ba? Okay, itatry ko. Magtatry ako sa Binance ako mag-e-entry. Ay, mag-ano, tapos sa Bingbon. Kasi si Bingbon, for example, sa 12,300 ka, nakapag-entry, itatapon na long entry ka, itatapon ka niya at least 10 pips, 4 pips or 8 pips. Depende sa ng market. Kung volatile siya. Malayo yung itatapon niya, mawawala ka sa diskarte mo ng exit. For example, ako, 10 pips exit na ako, nawawala yung diskarte ko. So, I need to add my TP price. Kailangan ako mag-add up ng 4 pips. So, minsan hindi inaabot. Kaya, gulo-gulo isip ko sa Bingbon. Bakit may spread sila? Parang Forex din. So, question pa. May mga question pa ba? You can ask question ha sa mga andito. Okay. Pwede kayong mag-ask ng question. Ay, mabibreak. 1 minute pala to. Okay, so ayan siya. Usually, sa 1 minute, mabibreak niya itong mga TP1, TP2. Kasi babalikan niya talaga ito eh. Ayan. Hindi siya mag re-reverse hanggang hindi niya nahihit yung 1 at 0 value natin. Kung nasa 1 minute kayo. Kaya maganda sa 1 minute eh. Mas gusto ko siya. Kaya every cross sa 1 minute, dito ako nag-i-entry. Kasi hinihit na talaga si 0 at si 1 value natin. May question pa ba? Chart ko sa Binance Bingbon ang trade. Mas maganda pa din po ba ang Binance kasi sa Bingbon? For me, maganda ang Binance in the sense na yung entry mo sakto, tapos sakto din sa TP price mo. Pero medyo malaki-laki yung fees natin sa Binance. And then sa Bingbon, konti yung fee pero may hidden charges tayo sa spread. Kasi kinumpute ko siya, hindi siya sumakto. Medyo nalugi pa ako kasi may spread ratio nga. Yung tinatawag ting spread ratio, yung nag-entry ka sa 100, tinapon ka niya sa 105, mga 4 to 5 pips. So, nag-research ako. So, may ratio siya. May charge din yan. So,
negative kasi agad yung value ng iyong trade. So, parang nabudol tayo sa lesser fee, pero may spread pala. Ang pinakamagandang platform na may maliit na fee is yung BitMEX. But, sabi nila, ang BitMEX is medyo maraming scam week. Pero pag scalper ka naman, hindi mo naman ino-open trade ang iyong trade, diba? You need to have your exit plan. Meron ka dapat exit plan. Hindi mo pwede i-open trade ang iyong trade kung nag-scalp ka. So, dapat may exit plan ka. Maganda sa BitMEX. Maganda yung kitaan sa BitMEX. Hanggang ngayon, andun pa ako sa BitMEX. May funds pa ako sa BitMEX. Doon ko binabawi yung mga losses ko sa Binance. For example, nalulus ako sa Binance. Ayaw na yung 10 pips na ano ko. Malaki yung fee niya, actually, lalo na pag... Kasi parang exit at saka entry, may fee ata yung Binance. Basta sa BitMEX kasi ako hasa. Inaaral ko pa rin si Bingbon ngayon. Parang may hidden charge din si Bingbon na hindi natin alam. Kasi nga dun sa spread. Yung tinatapon kaya sa mayo. Pero maganda ang kit... Ang tekniko sa Bingbon is high margin, low lev ako. For example, all in, lalo na pag sure, all in ako pero naka 20 times or 50 times lang ako. Maganda yung kitaan sa Bingbon. Okay, so all in ako, for example, $50, i-all in ko siya, and then low lev lang, 20 times or 50 times. So maganda yung kita niya dyan. And then na-adapt ko na din siya sa Binance. High margin, low leverage. Kasi same lang. Ang kaibahan lang is the P&L percentage. Pag naka 100% tayo, ang sarap i-post sa mga group chat na, uy, umabot ako ng 200%, 500%. Pero yung ano, P&L value, same lang siya sa low ano, lower tawag nito low lev, sa low leverage. Same lang siya. Mas maganda yung kitaan kung naka low lev ka tapos taasan mo yung margin mo. Hindi naman siya about sa percentage eh. It's about how much you've gained, not the percentage gain. Ayan. So yan, binalikan niya si TP1. Okay. So TP1. So may ibababa pa siya. Okay. So baka hanggang dito. Or hanggang dito sa ating pinakababa. Ayan. Okay, so index natin, one value, hindi pa siya nag reverse, so may ibababa pa si 1 minute natin. So baka dito sa 200 or sa ating 500. Okay. Baka ma-hit niya pa to. So pababa pa tayo. Diyan. Okay, so hintayin din natin si Shadow bumaba pa para i-confirm yung trend natin sa 1 minute. Pero check natin si 5 minutes. Chart reference, 5 minutes or 15 minutes. Ayan. So, pababa pa si 5 minutes. Meaning to say, we can still hold our position in our 1 minute time frame. Kahit na si cross. Kahit andyan na si cross, pwede pa rin natin. Bakit? Kasi hindi pa naman lumabas yung lowest value natin. Okay? So, pwede pa natin siyang i-hold ang ating position. So, What is the extended value? Ito siya. This is the extended value. So, saan natin makikita ang extended value ng ating 1-minute time frame? So, i-check natin siya sa ating 3 minutes or sa ating 5 minutes time frame. So, ito yung extension niya. Okay, pag na-hit. Sorry, mabagal internet ko. Ay, sorry. Okay. Ang extended value, makikita natin siya sa value ng ating 5 minutes at saka 15 minutes. Okay. 1 minute, you can still hold your position or you can exit already dahil may cross na. Ayan. Pero kung titingnan natin si 5 minutes, red candle, shadow down. Ang bagal ng internet. Ayan. 1 minute. Ito siya. So, sa 5 minutes natin. So, ito yung mga 1 minute ito. So, ano itong extended value? Okay. Extended value ng ating 1 minute. Ito, makikita natin siya sa 5 minutes natin. Or, in our 15 minutes. My God.
may internet. Bagal. PLDT din ba kayo? Ayan siya. Okay, so ito. Ito yung mga extended value of our 1 minute time frame. Itong ating 5 minutes. Okay, so paano mo malalaman din na you're going to hold your position in your 1 minute? Okay, pwede mo siyang i-check. I-check mo yung reference chart natin, 5 minutes or 15 minutes. So, these are the extended value. 5 minutes is still downtrend. 15 minutes, let's check. Okay. Okay, our index says that we are going down for a moment. Ayan, pababa pa siya at this time. Okay, pwedeng pataas pa si 15 minutes. Pero sabi ng index natin, retrace mo na ako, baba mo na ako. So, ito din yung titingnan mo ng trend. Ito siya. Kung saan nakatutok si ating 15 minutes, pointing down. Let's see our 5 minutes. Okay, so pointing up na siya. So, ano yung susundin mo? Depende sa'yo. Kung sa anong time frame ang susundin mo. Kung nasa 1 minute ka, pwede si 5 minutes, pwede din si 15 minutes. Okay, so sa 1 minute natin, pwede din wala kang susunding time frame. Depende sa tapang mo, exit ka sa cross. Okay, enter ka on counter cross. Ayan lang. Yun. Ang bagal. Okay, pero ihuhold ko pa to bakit? Ayan siya. Yung shadow natin is red pa. Index natin, may chance pa tayong kung medyo late-late ka na and then yung index natin sabi niya pataas. So, pwede mo pa siyang, pwede ka pang makahintay. Baka dito sa resistance area. Pwede ka pang mag-abang dyan to re-short. Ayan siya. Okay, so yung TP1 natin na hit na. Magre-reverse lang kasi si 1. I mean ito, magre-reverse lang kasi si 1 minute pag na-hit na yung 1 value natin. Tingnan natin siya sa ating auto-target, auto-feed. Ito siya. Ayan. Okay, so what invalidates our long entry is when our, yan, pag ma-hit na itong 1 value natin ng Fibonacci. Okay, ito siya. So, ito, pwede ka nang exit dito. Pwede ka ring entry na dito kung nasa 1 minute ka. Okay, so ano yung confirmation mo dito? Okay, 0.382 kasi hirap siya sa 0.382Y kasi ito yung ating first resistance. Ito. Ito siya, first cross. Ayan. Medyo nahihirapan siya dyan. So pwede kang exit dyan or pwede ito yung entry point mo for your reshort. Ito siya. Kung gagamitin mo ang support and resistance zone at saka itong Fibonacci natin. Ito siya. I-confirm mo siya sa index. Ayan. Tingnan natin si index. Okay. Walang trend line. Ayan siya. Pwede din kang index ka tumingin. Kung ano yung, kung hanggang saan lang si index. Ayan, 0.382, so 0.382 din sa ating price action. So, pwede kang mag, dito ka abang ng reshort. Bakit ka dito nakaabang ng reshort? Kasi ito din ang ating resistance area. Bakit mo nasabing resistance si 0.382? By simply looking at our cross, ito siya. Support siya na nagiging, resistance siya na naging support na kasi na-break siya. Okay, so nag-bounce lang siya dito. Okay, pwede kang mag-reshort dito sa 0.382. Okay, so bakit kahit may cross? Bakit pwede ka pang mag-reshort yan kahit may cross na yan? Alam mo namang very tight siya. Kasi hindi pa nga lumabas yung value na yan na yung pinaka-mababa niyang price. Okay, and then kasi lumabas na tong value niya sa taas. So, meaning to say, ito na yung pinakataas na inabot niya. So, ano yung hihintayin natin is we need to wait for the value below to appear para ano, to confirm na tataas na talaga tayo. Okay, kasi pwede pang mag-repaint to. Pwede pang mag-repaint si cross. Okay, pwede pa siyang ang cross natin mag-change pa siya. Pwede pa. So, this is not yet a confirmation that
the price is going to, yan, napataas pa siya. So, ano nangyari sa kanya? Bumaba. Tingnan din natin si index at si ating shadow. Okay, kaya nga, ano to eh, kaya ginawa din ito. Kasi ito yung mga trend indicator natin. Malalaman natin kung saan tayo mag-i-entry. Ayan siya. Okay. Maganda tong index. Kahit ito yung ano nyo. Kung titingnan nyo si index one value, nasa taas pa. So, ibababa pa niya yung price. Okay. Confirmation na uptrend tayo if ma-hit na niya itong one value ng ating 1 minute. Okay, so magre-reverse yan siya. Pag na-hit na tong one, so mean to say, ano na, confirmation na napataas na tayo. Okay, so question, na-follow po ba, sir? Sir Gray? Yes, ma'am. Okay, so question pa. Clear pa. Oh, question pa since ganado so pa. So far, clear naman sa akin. Baka sa ibang participant, baka na. Baka mayroong gustong magtanong, I can still cater your question. Pwede tayong mag-extend pa ng another 30 minutes for your question. Okay, so 'di ba? Kung titingnan niyo, bumaba pa siya kasi hindi pa nag-appear ang ating value below. Okay? Kahit yan lang yung indicator niyo, maganda na yan. Okay? Yan siya. So, kailangan natin palabasin yung value. Ito sila. Kailangan natin silang palabasin to confirm a trend. Okay, pero ito sa 1 minute lang naman to. Okay? Diba? Paglabas niya dito and then may cross, meaning to say, peak na siya. So dito, lumabas si cross. Pero hindi pa lumabas yung value natin that indicates that this is already the bottom price. Meaning to say, there is still a chance that the price will going bababa pa siya. So, ano yung gagawin natin? Huwag magpanic, it's organic. Huwag magpanic pag nag-cross and then tumaas na naka-hold ka kasi hindi pa lumabas itong bottom price value natin. So, ang ginawa niya dito is nag-retrace lang siya. Medyo may binalikan lang siya ng konti. Pero nag-bounce lang siya sa ating resistance area. Okay, question? Trading routine, psychology. Okay, trading routines. First thing first. Okay, first thing in the morning, ang gagawin ko is maligo muna and then kumain. And then after that, what will I going to check is first, I need to check that daily. Okay. For example, ngayon ka lang naka-open ng computer kasi galing ka sa work. And then, what time frame you're going to check first is the daily time frame. So, ano yung sinabi ng daily natin? Okay, eto siya. Red candles means, correct, pababa tayo. Okay, so next thing is to check our 4-hour. Ayan, check natin si higher time frame. Ayan siya. Okay, at this moment, ang higher time frame natin is okay, sideways, ranging lang si ating 4 hours. And then next i-check natin is si 1 hour. 1 hour time frame natin is bearish. Okay. Pero bullish pa siya in a sense kasi yung shadow natin nasa taas pa na 50 line. So, next is 15 minutes. Okay, so this is our reference chart. Ayan siya. Okay, so titingnan ko na siya kung ano yung ano. Sabi ni 15 minutes index, pababa tayo. So, yung 1 minute natin, pababa din yung mga entry natin. Okay, so kasi pababa. Pababa si 15 minutes, so pababa yung entry natin sa ating 1 minute. So, sa current yun na, so what happened? Ayan, bumaba na siya. So, ano yung gagawin mo dahil bumaba na siya? So, wag mo nang habulin. What you need to do is you need to wait for the next trend. Okay, so and then wag magmadaling mag-entry. Yan yung ano natin, wag tayong magmadaling mag-entry, wag tayong magmadaling kumita. Ang kailangan natin is we need to master the market. Okay?
i-mastermind market, alamin muna natin paano basahin yung trend, and then alamin natin kung ano yung pinakamataas na inabot ng coin at pinakamababa na inabot niya. Yan yung tinatawag natin na zoning. Okay, alamin natin ang support and resistance. Okay, so kagaya nito, bumaba na siya, hahabulin mo ba? Okay, huwag mo nang habulin. So, ang hihintayin mo dito po, ma'am, is you need to wait for, ano na, next trend ka na. Okay, or maghintay ka na, nandito sa 1 minute mo, hintayin mo na lang na lumabas si ating bottom price bago ka mag-entry ulit. Ito eh, retrace. May retrace siya sa taas. Pwede siyang mag-retrace pa sa taas kasi oversold na yung price natin. Pwede ding baba pa siya. Bababa pa ito eh. Ayan. So, yan yun. Kung nakalate ka na, huwag kang entry agad, huwag atat. Yan yung usually mali ng mga trader, yung gustong kumita agad. Gustong maka-entry agad. So, patience is a virtue sa trading. Kailangan din natin ng pasensya. Hindi naman ito contest. So, ang kailangan sa trading is the consistency. Dapat maging consistent tayo. Kasi minsan pag hinahabol natin sa gusto nating kumita, ang nangyayari is natatalo tayo. Okay, so, ayan siya. And then, backtest ka na lang muna pag ano, eto yun. Eto yung mga trading routine ko lang. Pag late na ako sa entry, nagbabacktest ako, naghihintay ako ng good entry. Ayan siya. And then, meron akong quota a day, for example. Kukota lang ako ng 2,000 pesos a day. Okay. It's not about the number of your trades, kung ilang trades ang kailangan mong abutin. Hindi. Kailangan, kukota ka at least 5% or 2% of your port. For example, for a day. For example, meron kang 5,000 pesos. So what is the 5% of 5,000? Yan lang yung target mo for a day. Times 0.05. So, kailangan mo lang kumita ng 250 pesos a day. Okay? So, and then compounding. Once na-hit mo na yung quota mo for a day, stop ka nang mag-trade. Okay? Huwag nang maging greedy kasi yun lang yung quota mo. And then, bonus na pag nalampasan mo yung quota mo for a day. At least 2 to 3 trades ka lang a day. Huwag nang, kasi pag mag-overtrade ka, minsan, yung gain mo, nawawala lang sa isang entry. Na-experience ko na yan sa gusto kong kumita agad. Ayan siya, na-overtrade ako. Yung gain ko sa isang araw, kinain lang ng isang loss, ng isang entry. Kaya, hindi ko ina-advise na ang ikokota nyo is your number of trades. Ang ina-advise ko is, kota nyo yung percentage ng capital port nyo in a day. Kung ilan nyo, for example, 50,000 pesos, kukota ka ng 2% ng 50,000. Magkano ba ang 2% ng 50,000? Sinong magaling sa math yan? Okay, so that is 1,000 pesos. Pero, konti lang yan. So, ang yung 1,000, sino bang magbibigay sa'yo ng 1,000 pesos in a day, diba? So, malaki na yan. Para ka ng managerial yan, 1,000 pesos. Sa Pilipinas nga, 800. Magkano lang ba ang, ano, ng favorite TF ka nag-trade coach? My favorite TF is 1 minute. Yeah. 1 minute scalper talaga ako. Yan talaga yung favorite time frame ko. Kasi dyan unang nag-move ang price sa 1 minute natin. Minsan, tiningnan mo yung 15 minutes uptrend. Pero biglang bumaba. Saan siya bumaba? Sa lower time frame. Ito kasi, ito yung 1 minute natin yung unang nag-move. Kaya ito yung favorite time frame ko. 1 minute and 5 minutes. Yan yung favorite time frame ko. Pag nakachamba, nakakaswing din naman, nag-i-entry ako sa 1 hour. 1 hour and then nag-exit ako ng hanap ako ng counter divergence sa 15 minutes. That is my exit in my 1 hour entry. Pero usually, may entry ako sa 1 hour
pababayaan ko lang yan and then sculpt lang ako sa 1 minute. Tapos, pag na-hit ko na yung quota ko, stop trade na ako, bukas ulit. Ang gagawin ko na lang is to take note what happened in the market, saan siya hirap i-break, saan siya pinakamataas na umabot at saan yung pinakamababang inabot niyan sa araw na yan. Yan yung mga tinitake note ko lang kasi yun yung mga reference ng entry at exit point mo. Kasi pwedeng balikan yan eh. Yan yung kasing tinatawag natin na zoning, support and resistance. So, pwedeng dyan ka mag-abang kung abang ka sa baba, sa pinakamababa niyang inabot during nung araw na yon, and pwede ka ring mag-abang sa pinakamataas. Okay, so trading psychology, yun po ma'am, wag atat makumita. Aralin muna natin, invest muna tayo sa tools. Pag hindi pa kabisado mag-entry, VSP muna tayo. And then, trade with no emotions po. Okay, always trade with no emotions. Pag tumaya ka ng 1,000 pesos, meaning to say, that 1,000 pesos, tsamba kung kumita. And yung 1,000 pesos, na-let go muna yan. E-let go muna siya. And then, kaya nga may stop loss tayo. Kasi kailangan mo yung capital plus kung magkano lang yung kaya mong i-let go na amount. Pero, wag naman din ganun na mindset. Kailangan yung mindset natin. Kumita kahit konti. Wag na din yung medyo mataas-taas. Basta, ang mindset natin is kikita tayo sa trades. So, paano kikita? Mag-aral tayo. Okay, so, this, sa 1 minute, lagi po ba siya tumatama? Sa 1? Yes, sir. Tinatamaan niya talaga. Ang 1, kasi konting range lang yan eh. 1 and 0 value, natatamaan talaga siya. Usually, sa 1 minute, kaya sa 1 minute ako nagtitrade kasi dyan siya tumatama. Tinatamaan niya talaga ang price ng ating 1 at 0 value. Maganda siya dyan, mag-scalp. Cross to cross. Question pa. Meron pa tayong oras. Huwag mahiya. Sino ba yung next na magpapaschedule for one-on-one? Sino ba itong nandito? Si Ma'am Wing. Medyo matagal-tagal ka na po, hindi pa tayo nag-one-on-one. At saka si Sir Zen. Medyo busy ata sila. Okay. Si Sir Bruce, tapos na kay 4G. Sir Zen, kumusta? Parang palaging napupuspon yung one-on-one natin. Si Ma'am Wing. Ma'am, kailan po tayo pwede? Kasi pero medyo marami tayo sa VIP, tapos konti pa lang yung na-one-on-one natin. Ngayon, medyo marami na akong time. Pwede na akong makapag one-on-one anytime. Okay, so before we end this session, wala na bang question? Sir O? May second round tayo. Tapos na ba tayo, Sir Zen? Tapos na ba? Tapos na wala po yung first version pala ng script. Ay, oo. Tapos na pala tayo. Sorry, makakalimutin. Pero sali na lang kayo every my one-on-one session. Pwede naman tayong may second round. Okay naman sa akin yun. Mas maganda yun eh. Meron tayong session from time to time ng VIP. Sige lang kasi gumagawa kami ng course outline ni Coach Borgie kung ano yung topic. For example, topic natin is si index lang. Tutukan natin si index lang talaga. And then, next is si shadow lang talaga para at least mahasa nyo every script. Okay, so simple lang naman ang concept nito eh. Trend indicator mo and then validator mo si shadow kung mag-e-entry ka or mag-e-exit ka na ba. And then si cross, the value above, yan din yung indicator mo if that is the peak price and the entry price also and your exit price. Yan lang naman eh. And then the crossover of our EMA, this is the confirmation if you're going to hold your position. Index, trend bias din.
same lang sa shadow natin, pero mas maganda ang index din. This is my entry. Dito ako humahanap ng entry, crossover of RSI and MA9. Usually dito yung entry ko din if I am going to use the index alone. Price action din kasi ito. And then may auto fib tayo dito. So crossover, where is my entry? Pag lumabas itong ating blue, this is our signal that we're going to buy up. And then itong arrow above, signal to buy down. Okay, ganito lang gamitin yung index natin. Signal, the arrow, and then the confirmation is the crossover of our RSI and the EMA. And then where is your exit? When you see another counter arrow above and then counter crossover of our EMA. So ganito lang gamitin yung index natin. Napakasimple. Crossover lang, overbought, oversold area lang din. Okay. So price action din naman to eh. And then nagko-cross din siya during the second candle. Okay, confirmation din siya, nagko-cross din siya diyan. And then always master how to spot a divergence. Maganda pag naka-entry tayo on divergence, mataas-taas yung price range natin doon. So what triggers our divergence? Ano yung nag-confirm ng divergence natin? Is the crossover of our EMA ribbons. Ayan siya. Diyan na siya nag-play out talaga. Kasi minsan may divergence tayo, but kung gagamit tayo ng mga MA or yung mga manual MA, usually pag may divergence and then trending yung market, our MA acting as support na sila lahat, kagaya nito. Ayan siya. This is 1 minute lang naman. For example, sa higher time frame tayo, nag-support lahat ng MA natin, nakakita kayo ng bearish divergence. Issue short mo ba? No. Ika-counter mo yung divergence na yun. Kasi trending market tayo. And ano, yung mga ME natin is nagsusupport na siya. Ang candle natin nasa lahat, nasa taas na lahat ng ating MA. Okay, so especially pag yung mga ME natin malayo sa candles, lumipad na talaga. Pag nakakita ka ng divergence, do not follow that divergence. Instead, counter. Okay, i-counter mo yung divergence. Kung may bear div, tapos nakasupport yung mga ME natin, what you're going to do, continuation of trend yan siya. Okay, so continuation. Minsan hindi gumagana ang divergence in our trending market. Especially when our MA or na support siya or resistance, lahat ng MA natin. Okay, yan yung mga napansin ko. Kina-counter ko yung divergence dyan. Kasi may mga instances na yung mga MA natin nasa baba na lahat or nasa taas na siya lahat. Okay, so maganda din itong ano natin, itong cross natin sa 1 minute. Pwede din itong ano mo, Elliott wave, pwede din. For example, so diba, this is a divergence. Let's assume this is C. Okay, lowest point in Elliott wave, C, this is our C value. For example, this is ABC. 535 lang tayo, the basic. Okay, this is your A, B, and then your C. Ayan. Okay, so, ano yung 1 mo? Okay. Pwede to, so 1 minute. Pwede ka rin mag-Elliott wave dyan based on our cross. Okay, so this is your 1, 2, 3, 4, 5. Ayan siya. Okay. So 5 and then pwede din A, ano to? A, B, C. Pwede din ganyan. Ito yung ginagawa ko eh sa 1 minute. Yung cross natin, pwede din wave count. Maganda din ito siyang pang wave count mo. Okay, coach. Possible po ba magkaroon din kayo ng lesson in the future ng Elliott Wave 7? Yes, pero as of now, minamaster ko pa siya. Very subjective kasi yung Elliott wave. Marami din tayong kailangang i-memorize ng mga patterns, yung mga flat, yung mga triangle.
kailangan mo siyang i-memorize kung ano yung formation ng candle dyan. Doon kang mag-start ng count mo. Okay. Possible, pero meron din naman tayo mga magagaling na mga elitician. Meron silang mga course na in-offer, kagaya ni Sir Silent Trader. Maganda siyang magturo. Siguro, ipupo, mag-a-ask ako sa kanya kung kailan siya magkakaroon ulit ng session ng the basic Elliott Wave. Maganda siya magturo, actually, kasi Tagalog lang. May naka-enroll din ako sa masterclass ni Crypto Hippo. Okay, pero hindi ko pa siya natapos kasi video lang din siya eh. It is at 15 videos all in all. Hindi ko pa siya natapos. Sa basic lang talaga ako. Pero, if may chance, ituturo ko sa inyo yung basic kahit libre na. Kasi ano lang naman eh, VIP naman kayo. And then, kasi pa, kahit 535 lang yung ano natin gagamitin, okay na siya. Ito lang din naman yung sa calibration ni ano. Usually, we don't trade on correction because that is so very crucial. Pero ako, tinitrade ko. Pero tayo, ititrade natin yan. Kasi meron tayong magandang script. Okay? This is the very spoon-feed na tong script natin. Cross ka lang. Hanap ka lang ng cross. Hanap ka lang ng value dyan. Pwede ka nang mag-short. Hanap ka lang ng cross below. Hanap ka ng value dyan. Pwede mo nang ilong. Okay? Ito yung maganda sa script natin. Spoon-feed siya, but then you also need to master. Kasi hindi lang siya ibibigay lang sa inyo. Kailangan nyo din siyang basahin. I-master nyo siya paano nyo siya basahin. Okay, ang spoiled ng VIP. Oh, spoiled. Ganyan kasi kami. Kasi nakakahiya pag galing kayo sa amin and then meron tayong maririnig na hindi magandang feedback that we are not guiding you properly. Pangit ang effect nun. So, mas maganda. Ang importante kasi sa amin is ano, yung itinuturo namin. Hindi, this is not all about money, but this is all about learnings. Yung effectivity namin as a coach, kung paano namin i-handle yung mga students namin. Kasi, money will follow after that naman. Based na din sa inyo, mga VIP, kayo, minsan kasi kayo na rin yung nag-recommend sa iba. Yung iba dito sila na din yung nagre-recommend na pumasok dito kasi maganda yung pagka-handle. So, yan yung naman yung purpose talaga namin. So, hindi to pera-pera lang. Kailangan meron talaga kayong matutunan para gumanda din yung kita natin. Yes, soon. Team Payaman tayo. Sana! Yayaman din tayo. I-master nyo lang yung script. Ang ganda ng script natin actually. Ano siya? Kailangan nyo lang siyang basahin ng maigi, intindihin nyo, huwag nyo lang i-trade dahil gusto nyong kumita, isa puso nyo din yung trading. Okay, so kailangan nyo siyang i-love. Okay, because this is not all about money. It always have been for the freedom, not for the money. Okay, kasi soon, pag meron na tayong financial freedom, ang ganda na nun, hindi na natin habulin yung pera. Yung pera na yung maghahabol sa atin. Okay? So, klaro ba? Wala na bang questions? Kasi pag wala na, let's adjourn and hanap tayong magandang entry. Okay, clear na po, coach. Okay, so, Sir Gray, thank you for your time. I hope you learn a lot today. Pag meron kayong mga question, don't hesitate to ask the VIP. Yes. Okay, sige. Thank you all sa lahat nandito. Thank you. Keep safe po. God bless. Thanks, Ma'am Judy. Bye-bye. Okay, bye-bye.